Welcome back to my channel. For today's video ay pag-uusapan po natin kung paano nga ba ako naging direct hired sa aking employer. Dahil nga po, ang dami kong nare-receive na mga comment at mga messages sa aking Facebook page kung paano daw ba nangyari na naging direct hired ako. Dahil nga po, gumawa ako ng video before, last week yata yon, in-upload ko sa aking YouTube at sa aking Facebook page na sinabi ko doon na direct hired na ako. So, ang dami na curious, bakit daw ba nangyari yon, paano nangyari yon, kaya gagawan ko siya ng video. Total, may nag-request na rin na gawan ko ng video about yon. Kaya ngayon, isi-share ko po siya sa inyo kung paano ba nangyari. Siyempre, gusto ko pong ipaalala sa inyo na hindi po ako knowledgeable about sa pangyayaring ito, about sa mga requirements na ginawa, kasi talagang yung amo ko po ang nag-request or gumawa nun. So, unang-una, paano ba ako naging direct hired? Sa totoo lang po, hindi ko po alam or wala akong idea about sa pagiging direct hired. Ang nagsabi lang po sa akin is yung amo ko. And ano ba yung pagkakaiba ng direct hired? Sa direct hired po is wala na kayong broker's fee. Okay, mawawala na yung broker nyo. And under na kayo ng Labor Ministry ng Taiwan. And under na rin kayo ng Direct Hiring Services Office dito sa Taiwan. And favor din po yon sa inyong amo kasi malilesen din po yung babayaran sa mga agent fee or broker fee. Kasi alam naman po natin sa mga pagpaprocess ng papel is medyo pricey or favor din sa kanila kasi yung binabayaran nila is iba pa yung binabayaran natin sa binabayaran ng mga employer natin. Kaya dalawa rin kayong magbe-benefits nun kapag direct hired na kayo. Kaya nga lang, ang pagiging direct hired po is hindi rin po basta-basta. Kasi kung may time po ang inyong employer na mag-asikaso ng mga papeles nyo, kasi siya po talaga ang gagawa lahat-lahat. Kasi nga wala na ngang agent, wala na ngang broker. So wala na po kayong aasahan, kundi ikaw at yung amo mo lang. So, ang ginawa po namin, dalawa lang po kami nag-asikaso, pero mostly, siya po talaga. Ngayon, sasagutin na po natin yung mga katanungan about kung paano ako naging direct hired. So, unang-una, ako po ay dati na sa kanila. Okay? Way back 2020, ako po ay nakarating dito sa Taiwan at yun yung employer ko ngayon. So, in short, ang alam ko po is magiging direct hired lang kayo sa pangalawang kontrata. Dahil nga po mag-i-end ang aking contract this 2023, this March. Kaya inasikaso niya na po yung papeles ko. At yung about naman po sa pagiging direct hired, siya po yung may idea. Yung amo ko po ang may idea about sa direct hired. Kasi ang alam ko po talaga is broker lang talaga na kumbaga sa buong kontrata ko dito akala ko is kailangan may broker pero hindi naman po pala ganon. So ayun na nga, napag-usapan na po namin na sa pangalawang kontrata ko sa kanya is magda-direct hired na kami. So lahat-lahat siya po ang nag-asikaso. Kaya kung may time po yung inyong amo, ayun, kung may mga time po yung inyong mga employer, pwede nyo po silang sabihin or kung gusto nyo na rin maging direct hired, kung okay naman sila. Kasi kung tutuusin po, hindi naman po ako basta-basta nag-decide na mag-under ng direct hiring. Kasi marami po akong tinignan ko muna kung maganda ba yung pakikitungo nila sa akin. Kasi alam naman po natin na kapag may broker tayo, tas in case na hindi kami nagkaintindihan ng amo ko, madali akong makakalipat. Pero pag direct hired ka na, medyo mahirap. Kasi nga, wala ka nang, kumbaga hindi ka na agad-agad makakalipat kasi direct hired ka na. So marami pang proseso. Unlike pag may broker ka kasi, tapos hindi okay yung relation nyo ng employer mo, madali ka, mabilis kang makakalipat kasi nga may kukuha sa'yo at may maglilipat sa'yo na broker. Ganon po yun. So kaya inisip ko po muna kung talagang pwede ba akong maging direct hired. So far, okay naman yung relasyon namin. And isa pa po, yung sa broker ko kasi is wala naman siyang masyadong ginagawa sa akin. Kasi lahat naman ng mga concerns ko ay dinadirect ko sa amo ko dahil nga okay naman siya. Open-minded siya at very open siya sa lahat ng mga sinasabi ko or may mga concern ako is
ano naman siya, very active naman siya. Hindi naman siya tulad ng iba na talagang mahirap pakisamahan. At maganda naman yung trabaho ko dito, okay naman. Lahat-lahat, overall, okay naman. Kaya pumayag ako na magkaroon na kami ng kasunduan na mag-direct hire na ako sa kanya. And pangatlo na kinonsider ko is, tinanong ko po yung amo ko, tinanong ko po siya kung in case ba na mamatay yung mama niya is paano na ako, ganun. Kasi syempre alam naman po natin na matanda na yung alaga ko at isa pa bedridden siya. So alam naman natin yung pagka ganyan, hindi natin alam ang buhay talaga kung hanggang saan, kung hanggang kailan, di ba? Kaya in-insure ko muna na may mapupuntahan ako kahit na direct hired ako. And then sinabi naman po niya na i-hired pa rin ako para sa tatay niya. Kasi nga, may edad na rin yung tatay niya, although malakas pa, pero syempre kailangan niya ng kasama sa bahay kasi tatlo lang po kami dito sa bahay. Tatlo lang po kami dito sa bahay at yung mga anak niya at yung employer ko po is umuwi lang every weekend or holidays. Yun lang po yung uwi nila. Pero most of the time, tatlo lang po kami dito sa bahay. Kaya in case man na mawala si ama, ayun, meron pa si akong na paglilipatan ng kontrata ko. Kaya yun po yung tatlo na kinonsider ko na para maging direct hired ako. Pero sa case nyo po, for example na gusto nyo pong lumipat in the future or hindi maayos ang inyong relasyon sa inyong amo, hindi ko po maire-recommend na mag-direct hired kayo kasi mas madali po na lumipat na panibagong amo kapag may broker. Kasi yung sa akin, overall okay naman at wala pa po akong balak na lumipat ng ibang employer. Kaya tinanggap ko po yung offer ng amo ko na mag-direct hire na sa kanya. Pero sa inyo, na for example is hindi okay yung relasyon nyo, kung balak nyo lumipat soon, huwag na lang po kayong mag-direct hire. Tsaka na lang po kasi siguro mag-direct hire kapag kapag okay ka na, pag gusto mo na doon sa amo mo. And para naman po sa mga first-timer, okay, sa mga first-timer po na pupunta dito sa Taiwan, kasi ang alam ko yung nagtanong is first time na mag-a-apply pa Taiwan. Sad to say is hindi pa po agad-agad madadirect hire kasi bilang isang first-timer kailangan pa talaga ng agent. Kasi pagdating mo dito, siya pong mag-aasikaso ng mga papel mo at hindi mo din po naman alam kung maganda ba yung daratnan mong trabaho or maayos ba yung daratnan mong amo dito sa Taiwan. Kaya bilang first-timer, mahalaga po na may agent at may broker para smooth ang lahat ng process para kung sakaling hindi maganda, makakalipat ka. And ang pagkakaalam ko po is, dapat sa pangalawang kontrata. Kasi ako, hindi po ako, nung pagdating ko po dito sa Taiwan, may agent po ako, may broker po ako. And sa pangalawa ko ng kontrata, doon na po ako madadirect hired, which is sa 2023 to 2026 na contract ko. Doon po is direct hired na ako. Yun po yung sinasabi ko na kapag first timer, kailangan po talaga ng broker. At kung maganda naman yung nadatnan yung amo dito, then tapusin nyo po yung unang kontrata nyo. At sa pangalawang kontrata, pwede nyo pong ligawan yung amo nyo kung may time siya na asikasuhin yung mga papeles nyo. Kasi sabi ko nga kanina, lahat-lahat yung amo ko po ang kumilos. Ang ginagawa niya lang po, kasi sabi niya naman sa akin, hindi din naman siya professional sa mga ginagawa niya. So, ang ginagawa niya po is, nagtatanong-tanong lang din po siya sa 1955, tumatawag po siya sa 1955, sa labor, at sa MECO. At higit sa lahat, at nag-i-inquire siya sa mismong Direct Hiring Services Center. Kasi doon po talaga i-re-register yung mga magre-register yung mga employer at yung mga worker sa Direct Hiring Services Center. So in case na gusto nyo ma-direct hire at hindi alam ng amo nyo, ganun po yung sabihin nyo, tumawag siya sa 1955, sa MECO, and doon sa Direct Hiring Services Center. Kasi sure naman ako may mag-aasikaso sa kanila at may mag-guide sa kanila kung ano ang gagawin nila at kung ano yung mga requirements na kailangan. So yun lamang po sa video natin. Maraming salamat. I hope na nakatulong po itong video na ito sa inyo, lalo na sa nagtatanong sa akin. So maraming salamat po. God bless you all. Bye!